sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa bumi sa libutan, sa bawat bansa, bayan at wika, balugod pong iniahatid sa atin ng Espiritu Santo ang kanyang dakila at banal na pagpati na nagsasabi, kapayapaan ay sa mga ating lahat. Amen. Mga kapatid, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, napakadakalat, napakadakilang alalahanin, napakadakilang isaalang-alang, napakadakilang tanggapin, mga kapatid at mga kaibigan, ang katiyakan ng ating pananampalataya. Nasaan ang presensya ng Panginoon? Mga kapatid at mga kaibigan, pakinggan po natin sa aklat ng mga awit, kabanata 99, talata 1-3, ganito po ang sinasabi, mga kapatid, pakaintindihin po natin mabuti, ang Panginoon ay nagahari, manginig ang mga bayan. Siya'y nauupo sa mga kirubing, makilos ang lupa. Makilos tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Pay attention. Bulay-bulayin natin, nilay-nilayin natin, mga kapatid at mga kaibigan. Iisa lang po ang Diyos na tunay na ayon sa Holy Scripture, nakaupo ito sa mga kirubing. Ipagpatuloy po natin sa ikalawang talata, ang Panginoon ay dakila sa Sion. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya kung tinatanong ng marami at tunay na tanong ito ng buong mundo, nasaan ang Panginoon? Tanong natin sa kasulatan, sa pamamagitan ng kasulatan, sinasagot tayo. Ulitin po natin, ang Panginoon ay dakila sa Sion at siya'y mataas na higit sa lahat ng mga bayan. Sino po yung mataas na higit sa lahat ng mga bayan? Ito po ang banal na bundok ng Sion. Bakit po? Naririto ang dakilang ari at siya'y dakila sa kanyang bayan. Kaya sinasabi po rito, mga kapatid at mga kaibigan, purihin nila, purihin natin ang iyong dakila at kakilabot at kakilaglagot na pangalan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Siya'y banal. Amen po. Kaya nga isang dakilang bagay na patuloy na maunawaan natin, huwag tayong magsihigit sa nasusulat, huwag tayong kumatha. Pag sinabi ng kasulatan na ang Diyos ay dakila sa Sion, pumunta ka ron, kapatid at kaibigan, upang baranasan mo sa iyong buhay kung gaano kadakila ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Amen. Great and marvelous are thy works. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall siya at sinasamba.
ang banal na bundok ng sayon na aming Panginoon. Kung gaano paliwanag ang sinag ng araw sa katanghalian tapat, ganun paliwanag ang pananampalataya sa katuwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Jesucristo. Ipagpasalamat natin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy natin bigkasin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami yung binigyan ng katiyakan. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy na sa kagandahang buhay na sumasayo at sumasa aming lahat sa ngayon. Patuloy namin nararamdaman sa aming buhay kung gaano kadakila ang iyong kagandahang loob. Kung paano sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang salita, tumitindig ang bawat sa amin upang patuloy na ipangaral ang mabubuting balita. Amen. Salamat, Panginoon. Nagagalak kaming mag-iwa. Nagagalak kaming alalahanin ang iyong kagandahang loob at iyong mga kadilang lulas ng mga gawa. At buong kagalakan namin na nananaman mo na ito'y bahagi sa aming mga kapatid at mga kaibigan na nanganak sa buong sanglibutan ng may buong katatagan at katapangan. Amen. Salamat, Panginoon, hindi nawawala ng kapuluhan ang aming pagtitiwala sa iyo sapagkat tunay nga na ikaw ang nagtitindig sa amin na siyang nagbabangon sa amin paulit-ulit sa tuwing kami natarapa, sa tuwing kami dumaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubo. Ibigihin ka, Panginoon, sa iyong dakong tupad sa sangkalangitan ang lahat ng mga banal kasama ng mga anghel ay nagagalak na magbuni at ipagdiwang ang natatanging kaarawan, ang iyong kaarawan na ngayon sumasabong sa iyong buhay. Sa pangalan ni Cristo Jesus na aming buhay na Diyos at Panginoon na maging lubos, manggalak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Attention to all participants and listeners, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, kami po'y bumabati sa lahat ng mga nakakarinig. Dinggin natin mabuti at unawain natin mabuti yung inyong napapakinggan, pinapahalag through social media na walang bayad. Kundi ang kaharinin ito ay katiyakan at pag-asa ng ating matagumpay na pamumuhay sa sanlibutan ito. At ang gagalap na binigyan tayo ng huling panahon para alalahanin natin yung pagdurusa sa krus, yung kamatayan hanggang sa muling pagparito. Amen po ba? Amen. Na ang layunin po ng ating tagapagligtas na alalahanin
ipapangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na naukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Itinuturo ang lahat ng mga bagay na ayos sa ginawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Pagka hindi siya gawa ng ating tagapagligtas, eh, ba't naniniwalaan natin ito? Eh, ginawa itong naririnig natin, itinuturo sa social media, namatay at nagdusa sa krus ang kakabatayan upang mamatay tayo sa kasalanan at mabuhay tayo sa katotohanan ngayon. Amen po ba? Amen. Ang inyong lingkod ay natake nung nakalipas na linggo ng stroke, ano ho? Pero, to God be the glory, ako ay nagpapatotoo hindi sa aking sarili, kundi sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo na ikabubuhay natin. Amen po ba? Amen. Ipamumuhay natin itong patotoo. Hindi tayong tao ang magpapatotoo sa ating sarili. Walang kabuluhan yung patotoo ng tao eh. Ang tumatanggap ng karanganan eh, tayong tao pagka tayo ang nagpatotoo sa ating sarili. Amen. May nagpatotoo ng paniniwalaan natin upang mabigyan natin siya ng kapurihan. Ginawa niya yung patotoo na paniniwalaan natin. Kaya kung babasahin natin yung Hebrews chapter 12 verse 2, ang Panginoon Jesucristo lang po ang gumawa ng testimony para magkaroon tayo ng matuwid na ipamumuhay pagdating sa paniniwala. Kanino mang pangaral eh, wala tayong dapat paniwalaan. Ngayon, nakikilala natin ang angaral kung sa Diyos eh. Kasi sa Diyos eh, tinapangaral yung patotoo na nangyayaring ginawa ng tagapagligtas sa krus at Calvary. Namatay siya upang ariin natin lahat yung pagkabuhay na manguli. Merong isang namatay para tumusin tayo sa kalumihan ng langat natin pare-parehas. Amen po ba? Amen. Kaya sabi doon, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kung hindi natin siya mamasdan, kung hindi natin siya ikabubuhay, so ano ang kabuluhan ng langat natin at pamumuhay natin sa mundo? Eh ang Panginoong Jesucristo ang nagsumikap ng kaligtasan natin na ipamumuhay natin. At hindi naman building ang ipinagtatayo sa atin para tayo eh doon magsisyon, para magdiwang, para doon tayo magdiwang. Kundi ang pagdiriwang ay siya pamamagin na lang. Halimbawa na ginawa ng tagapagligtas ang kamatayan, nagpatotoo siya. Aatalahanin natin yung tanda ng patotoo, that is the true revelation of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. O edi hindi sa tao galing yung patotoo. Isa lang ang pangalan na nagpatotoo, na ipamumuhay natin pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya masdan natin si Jesus na siyang gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng atiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. May pag-asa tayo kung ipamumuhay natin ito. Di ba na lang kung narinig natin at hindi natin ito ikabubuhay. Isipin naman natin kung hindi natin ito ipamumuhay. Wala naman taong hindi darata ng pagsubok sa buhay. Mahirap at mayaman, marulong at mangmang, darata ng pagsubok sa buhay. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya din ang inyong likod na isang hamak at tahina at mangmang, dinaktan po ako ng isang pagsubok na nakatayo ako nung nakalipas na Sunday. Dumating po sa akin yung stroke. Pero to God be the glory, the God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, naninindigan ako, in-restored ako ng Panginoon Jesucristo after 3 days. Eto, nasa harapan nyo ngayon, nabibinig nyo muli, naghahayag ng katotohanan ng patotoo, nasaksi sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. Eto, nakatayo ako sa harapan nyo, kumpleto yung kalakasan ko. Hindi nyo ma-edit yung pagsasalita ko. Hindi nyo ma-edit na nabulol ako. Ito yung marvelous. Ito yung kababalaghan nangyari sa akin. Yung Easter Sunday, napakadakila at kapangyarihan po ng Panginoon Diyos ito. Itong Easter Sunday na inaalala natin yung pagkabuhay na maguli. Dito tayo in-restored lahat upang bigyan ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan. Dahil sa muli niyang pagparito, meron kong pangalan na darating sa mundo. Huwag kong kailan merong kalamidad na dumarating sa tayo nagpapakita ng kapaimbabawan sa mundo. Ano po? Amen po ba? Amen. Kundi habang tayo malakas pa, magsumikap na tayong ipamuhay ito.
Dahil wala naman iba tayong lalapitan o paniniwalaan at iba pang pangalan, kundi sa silong ng mga langit, isa lang ang pangalan ibinigay para sa kaligtasan ng marami. Amen po ba? Amen. Isa lang ang nagpasa ng krus, isa lang ang nagdusa ng krus. Kaya masusuri niyo mga nakakaroon ngayon na namumusong, inibibihin nila yung pinasa sa krus ng ating tagapagligtas upang tayo ay kukuping lahat, upang kahabagan tayong lahat. Panahon na para magpakumbaba tayo ngayon at magpasakop tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas natin dahil lahat ng espiritu ng pagmamatayog at espiritu ng pagmamayabang at pagmamapuri at pagmamarunong magsasamulat po sa huling panahon sa pagmarito ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Kaya bilang inyong lingkod, kaya ako nagpapatotoo, naabisyo ko sa Panginoong Jesucristo eh. Dahil po, ito, nakita nyo, naghahayag ng katotohanan ngayon sa social media. Nung nakalipas na linggo, anong dito nung nakalipas na linggo? October 30, ano po? O ngayon, October 20, one week, nasa ospital ako. Pero ito, after one week, nadidinig nyo, nagsasalita ako. Ay, pinag-iiyawan ko sa social media, narinig natin na matay at bituhay na maguli. Kaya ang inyong ang paglingkod, binigyan ng bagong buhay ngayon. Amen po ba? Amen. Spiritual na bagong buhay, bagong nilalang. Dahil ang tagapagligtas sa pagbabagong lahi, nagpapatotoo. Kaya, nagagalak na binigyan tayo ng huling panahon upang ipagdiwang ito na nalahanin natin yung pagdurusa sa krus. Narinig sa nabi natin na narinasyon tayong lahat, ready ba tayo sa tagapagligtas natin? Ngayon, yung ibang mga organisado, magkaganda na ang kalagayan, nadinig niyo ba sa kanila mga nabi ito? O ito'y tinatakpan nila o pinupusong nila itong nangyaring patotoo ng tagapagligtas natin. Yun ho mga namumusong dalat ng panagpagsasambulat at kahihiyan. Amen po ba? Amen. O ngayon, kaya ako nagpapatotoo, yung ginawa ng tagapagligtas natin, nangyari sa buhay ko, yun. Kaya isang week ko lang ang pagitan eh. October 13, after one week, October 20, ito, alive, na nakaharap sa technology, the seventh continental, over the nations, na nagpapatotoo, na saksi ko sa pagkabuhay na maguli upang maligtas sa marami. Amen po ba? Amen. Nakita nyo kung paano ko ma-restore sa pagkabuhay na maguli, kaya I am a human. Amen po ba? Bagong tao, bagong nilalang sa pagbabagong lahi, oh, saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nagagalak po itong inihain sa ating paniniwala para sa kaligtasan ng marami. Sa ano ba nangyayaan ang gagaling ngayon yung pangangaral para maligtas sa marami? Saan nilagay ang banalang kasulatan para sa pangaral? Sa buntok na sayang po inilagay para yung pangalan yan, hindi eh, makusasa ang pangalan ng organisasyon, hindi eh, kayo ng tao eh. Amen po ba? Amen. Dito pa lang, bakit kilala na natin yung mga antikristo? Kaya bilang inyong lingkod na mahina at nang magsasandibutan, saan po ba ninasa na tahanan ng Panginoong Jesucristo yung panggagalingan ng paghahayag ng mabuting balita? Na ang hatid ay kapayapaan nila tiyakan ang ating kaligtasan bawat isa. Hindi ba sa mundo mo sa'yo nilagay ang paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan? Lahat na makakarinig at sasampalataya ay hindi mapapahiya sa muling ng pagparito. Binibigyan lang tayo ng asyulan na tagapagmano ng kanyang pangako sa pagbabantay at pag-iintay natin lahat. Di ba lahat tayo tinawag na watchman servant? Isa lang ang doctrines natin lahat na watchman servant tayo lahat. Sino nag-bautis po sa atin para matutulahan tayo ng pagiging watchman servant? Iba isa lang ang pangalan? Amen po ba? Amen. Isa lang ang nangyaring namatay sa krus at muling binuhaya in the third day. Kaya sa inyo, kung ano eh, na-restored ako eh. Ito yung patotoo ko sa inyo. Sa loob nung nakalipas na isang linggo, ginaganap din natin itong pagdiriwang ng Eastern Sunday. Yung pagkabuhay na maguli. Nadali ko ng stroke. One week, nasa hospital ako. Ngayon, after one week, ito ako sa harapan nyo, sa 7th continent, at sasalita.
Easter Sunday. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nakikibara sa mga namumusong sa Panginoong Jesucristo. Ang daming mga nga ngayon namumusong eh. Amen po ba? Nakinabang lang oh. Sisirain yung katotohanan. Eh maghihigante Panginoong Jesucristo ngayon. Saan ang gagaling ang katarong ang pinapahayag? Sa banal na bundok ng sayon po nang gagaling ang katarungan ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. May relasyon na tinawag na isang mangmang at mahinang tao rin katulad nyo. Nakikita nyo sa social media, narinig nyo, nagahayag na katotohanan eh. Amen po ba? Nagpapatotoo. Saksi sa pagkabuhay na maguli. Hindi ko na kayo tatakutan yung kamatayan pagdating sa laman. Bakit po? Kasi bagong buhay na ako ngayon eh. Nakalipas yung isang linggo sa akin, isang linggo ako sa ospital. Pero na-restored ako. Ito ako sa harapan nyo ngayon. Ang sinasaksihan ko ngayon, yung nangyaring ginawa ng tagapagligtas natin upang ma-convert tayong lahat, upang ma-transform tayong lahat, upang ma-renew tayong lahat. Amen po ba? Amen. Kaya si Satan eh, nandulungo na. Darating na siya ng pagsasambulat ng kahihiyan dahil siya yung mamumusong eh. Siya yung prinsipe na mamumusong. Nagagalak po itong ibinigay sa ating nalalaming panahon na ginugunita natin yung dandan ng patotoo hanggang sa muli niya pagparito. Binigyan tayo ng pamumuhay para sa pagdating niya eh, aligned na aligned tayong lahat, na may relasyon tayong lahat. Who is the greatest content of our faith? Jesus Christ is the greatest content of our faith. Jesus Christ is the greatest concept of our faith in the resurrection. Meron pa bang ibang pangalan? Wala na. Isa lang ang pangalan nung gumawa ng concept na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga nangangaral na hindi ang konsepto ng Panginoon Jesucristo ang pinapangaral. Pananagutan pa ng mga nangaral na ang alami ko eh, maganda yung kanilang buhay. Ano po? Amen po ba? Amen. Hindi pagandahan ng buhay. Isa lang ang nagsikap sa atin para maligtas tayong lahat. Ang nakilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na lilinis ng maruming dagat ng paniniwala natin lahat dahil siya lang ang maghaharap sa atin lahat ng walang dungis at kapintasan na nagpapatotoo sa nangyari ginawa niya na tayo ang kaaliwan ng espiritu ng mga aliw na naghihintay ng buhay sa seven continent na naghahayag ng espiritu ng katotohanan na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Narinig niyo ba ako yung mga anak ng Panginoon Diyos? Kung gusto niyo maging people of God, sundin natin ito. Paniwalaan natin ito. Huwag kung kailan dumarating yung pagsubok at kabiguan eh. Saka tayo nagpapakitang mapagpunwari tayo, maka-Diyos tayo. Ano po? Huwag tayo maging paimbabaw sa mundo. Ngayon, kung nasasaktan tayo, tanggapin natin dahil kasi ginagawa natin, kaya nagigiti tayo eh, kaya na-open tayo eh. Amen po ba? Amen. Eh kung hindi tayo gumagawa ng pagsuway, hindi tayo makakaramdam ng na-open tayo. Lahat ng na-open ngayon, guilty. Eh, hindi po pwedeng magbigibigihan tayo ang katotohanan eh. Nagpapalaya ito ng pagkakaalipin ng kasalanan. At ang pangyari na salita ng Panginoon Diyos ay tumatagos hanggang sa laman ng laman ng ating mga laman at buto ng ating mga buto. At bagay ka pangyari ang magpahiwalay ng kaluluwa ng tao. Amen po ba? Amen. Naunawa po ba natin ang pangyari na salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesus Kristo na paniniwalaan natin? Amen. At ngayon, ang daming luminitong na vlogging, ginagawa lang kumersin yung pagbablog eh. Ang luminitong, parang sila ba gumawa ng konsepto eh. Amen po ba? Amen. Eh gano'ng mga pastangan naman yan. Buti nga sana kung sila nasa kanila na nang galing ang buhay na kinabubuhay nila ngayon. Amen po ba? Amen. Hello? Kaya maraming masasaktan ngayon. Para maraming magigilty. Ano po? Kaya sinasabi ko yung testimony ng nangyari sa akin noon. Nag-Sunday eh. Na-stroke po ako. Pero hindi libog ng Panginoon, na-stroke ako eh. Hindi ko in-entertain yung nangyari sa akin, kundi ang sundalo ng Panginoon, more na nasasaktan, lalong tumatapang at nangingindigan. Amen.
Do you read me, people of God? In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, kung gusto natin tumanggap na serial number na maging recorded tayo sa langit, narinigin natin yung katotohanan. Yung katotohanan na magiging serial number natin na recorded tayo sa langit. Amen po ba? Amen. Sino magbibigay ng award ng pension sa langit? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith in the resurrection. Do you believe that the word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Sa mga nakakarinig, sa mga may pandinig. Amen po ba? Amen. Nakapain na ito sa bundok ng Sion. Kanino kong kalooban ang mayayari sa Sion? Hindi ko ba kalooban ng Panginoon Diyos itong nagkaganap sa bundok ng Sion? Ang Sion na tinutukoy dito mga tao, mga mananampalataya, mga iglesia na manggagaling sa silangan, kanduran, timog at ilaga. Hindi po ito temporaring bundok na makikita natin, na pupuntahan natin. Ang transformation ito, paniniwala, doktrina. Amen po ba? Amen. Siya lang ang nagsikap sa atin lahat para tayo ay tayong matibay at natatag na kaharian na pinagandaan ng tahanan sa langit. Sino ho ang lumalang sa atin? Ayon sa kaluwalhatian ng Panginoon Jesus Kristo, di ba sinabi ng Panginoon Jesus kay Propeta Isaias chapter 43 verse 7? Amen po ba? Amen. Kayo ang aking mga nilalang ayon sa aking kaluwalhatian, sabi ng Panginoon, kayo ang aking mga saksi. Ako ang inyong Diyos, sabi ng Panginoon. Naunawaan po natin yung narinig natin through social media. Amen. Naunawaan po ba natin sinasabi ng Panginoon Diyos? Nilalang niya tayo ayon sa kanyang kaluwalhatian, nilalang niya tayo ayon sa kanyang larawan, ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula, nang lalangin ang langit at lupa, Espiritu ang Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya nagpapatotoo tayo, nahayag sa atin ang larawan ng ating tunay na Diyos na sinasapa sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ang Espiritu, amen po ba? Maliwanag pa sa atin na ang sinasapa nating tunay na Diyos ang Espiritu, kaya tayo nagpapatotoo. Binigyan tayo ng tanda kapag nagdiriwang tayo na ito na yung huling panahon inihain niya at inihanda sa atin upang ihanda tayo na walang dumis at kapintasan. So, maliwanag na na rinimig natin yung pagiging renewal natin spiritually, yung konsepto na paniniwalaan natin, pamumuhay natin, napakaliwanag na gaya ng sikat ng araw na maghihingi siya katangharian tapat. Ito katwiran ng tanda ng patutunod at tayo ang katipan ng tagapagligtas na babalikan eh. Isipin natin mabuti kung hindi natin i-apply sa buhay natin ito. May pag-asa ba tayo sa pag-iintay sa muli ng pagparito kung hindi natin ito i-apply sa buhay natin? Tapos pag may dumarating pagsubok sa buhay natin, akura tayo na akurang pinakikita natin sa kapwa natin na may takot tayo sa Panginoon Diyos. Hindi naman nakikita sa buhay natin yung relasyon natin sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano, tayo binibigyan ng karunungan para ma-evaluate natin yung katayuan natin bilang mga iglesia ng Panginoon Jesus Cristo. Hindi ko itinahiya na naging iglesia ako ng Panginoon Jesus Cristo. Ikinararangal ko na naging iglesia ako ng Panginoon Jesus Cristo na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Mahirap yung sasabihin natin, hindi ko ikinahiya iglesia ako ni Cristo, ikinatangin naman natin yung patotoo. Mayroon kabuluhan ngayon, kung hindi natin ikinahiya na may iglesia ni Cristo, tapos tinupusok naman natin yung gumawa ng pinagsasalikan na ipamumuhay natin. May kabuluhan kaya, pagpapalito lang, pinusok natin. Nonsense! Nagawa natin ipag-evaluate. Ngayon, hindi ko ikinahihiya na ako ay naging tunay na iglesia ng Panginoong Jesucristo, nagpapatotoo ko sa pagkabuhay na maguli. Hindi tao ang paniniwala ko, Espiritu ang tagapagligtas. Amen po ba? Isang Diyos na tunay, buhat sa pasimula. Kaya kung marinig man na marami ito na hindi ko ikinahihiya na iglesia ako ni Cristo, ang tunay na iglesia ni Cristo, nagpapatotoo. Gusto nyo marinig yung mga halimbawa ng tunay na iglesia ni Cristo na nagbabatian ng beso-beso, nagbatian ng banal na hari?
Manawain natin mabuti si Apostol Pablo. Yan ang tunay na iglesia ni Kristo. Yan ang ministro sa kahentilan. Sangayon po ba kayo ron? Amen. Eh, inihalal siyang ministro eh. Ano sabi sa kanya? Tumayo ka sa ulo at gagawin kita ministro sa kahentilan. Ipahayag mo na sabihin mong nagpakita ako sa iyo at sa pagpapakita ako pang maraming nakakarinig sa akin. Nagpatuto si Apostol Pablo. Hindi na ikinahiya na siya tunay na iglesia ng tagapagligtas natin. Nagpatuto siya sa pagkabuhay na maguli. Existence itong patuto. Wala itong limitations. Forever and ever ito. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga nagpatiunang magaling, inunahan pa yung tagapagligtas natin, sinabing sila ay sinugo, hindi naman may pangaral yung tunay na sinugo para tayo may maligtas lahat. Ano pa? Nakalulungkot ito mga nagpatiunan eh. Nindakaw po yung maluwalhatian ng Panginoong Jesu Kristo eh. Ano po? Amen. Hinikitan pa tagapagligtas eh. Hinikitan. Mas mataas pa ang posisyon sa tagapagligtas eh. Inagaw nila yung pinagsasalikan, ginawa ng tagapagligtas eh. Inilihim na sa maraming may pandinig, dinaya pa'y puso walang malay. Malaya ang sino mang magbasa ng banal na kasulatan. Nangaral ngayon, bawal na magbasa ng banal na kasulatan. Sila lang ang pwedeng magbasa. Ano? Amen po ba? Amen. Ay pa paano ibang marunong bumasa at wala na palang karapatan? Naunawaan po ba natin inarinig niyo sa media? Amen. Ang inyong lingkod, isang hamak po. Magmanglang na tao dito sa mundo. Walang karangalan. Yung qualification, pag tumawag ng Panginoong Jesucristo, hamak lang yun. Kasi ang Panginoong Diyos eh, pinakita yung pagiging makapangyarihan Diyos niya. Pinagtingkuran niya tayong lahat. Inalis niya yung pagiging Diyos niya upang tayo yung paglingkuran natin. Upang wala tayo maipagmalaki. Amen po ba? Amen. Tinabal niya yung pagiging Diyos niya. Pinaglingkuran niya tayong lahat. Kaya itong mga naglilingkot, kunwari ano, kunwari sa Diyos eh. Mga mandaraya pala. Sakit pakinggan po, ano po. Sakit pakinggan. Kaya pagdating ng Panginoon sa Kristo, anong mangyayari niyo sa mga, wala naman tayo magbabasa ang pagandahan ng suot, pagandahan ng itsura sa Panginoon. Wala tayo magbabasa ang pagandahan ng building. Para may ang organisasyon. Amen po ba? Amen. Ay, mga sinungaling, imandaraya. Imandaraya, pantamihan ng organisasyon. Ano po? Amen. Eh, hindi rin na. Hindi naman yung handa ang kaligtasan sa paramihan ng organisasyon na. Amen po ba? Amen. Pag-aralan natin at bulay-bulayin yung panahon ni Noe. Wawal ang kaluluwa na ligtas eh. Nalipol ang mga tao ng panahon ni Noe dahil hindi nagpakumbaba kay Noe. Nibibak pa si Noe. Eh ngayon eh, sumasalarawan na ang buwi eh, tagapagligtas natin eh. Maraming nakakarinig eh, kunwari, hindi narinig eh. Bakit po? Nagmamagaling, nagmamarunong. Pag may dumadating naman pagsubok at kalamitan sa buhay, apura, tawa, kakala mo naman talaga matatakotin eh. Nagiging self-pity pa, no? Ganyan si Satan pagpaawain. Ang inyong lingkod nakaharap sa inyo. Unawain natin sa lahat ng mga nakakarinig. Noong October 13, tinamaan ako ng stroke. Pero to God be the glory, umilang ang Panginoon ng mga kapatid sa iglesia na mga kasama ko sa isang hamak na kalagayan, sa mababang kalagayan. Hindi ako nag-isa. Hindi ako nag-iisa. Sinabi ng Panginoon sa ating lahat, sasamahan ko kayo sa lahat ng daan nyo. Kasama ko sila hanggang sa ospital, hanggang sa kalagayan mo, hanggang sa ikatlong araw, dumating sa akin yung mababalagan. Muli, nakatayo ang inyong lingkod, nakalakad, at hindi niloob ng Panginoon na maging bulon yung paghahayag ko ng pagsasalita ng hula ng mga banal na propeta. Ito, nakaharap ako sa social media sa 7 kontinente ngayon.
Amen po ba? Amen. Malakas, naninindigan sa hula ng mga banal na propeta, nagpapatotoo, nasaksi sa pagkabuhay na magmuli. Hindi nawawala yung patotoo sa aking puso, pag-iisip, sa aking labi, sa aking angkan at lahi. Bagamat ngayon eh, talagang hindi pa totally na nakaka-recover, ano po. Pero God is one, and God is still alive. Forever and ever. Ano po? Eh, oh. Ito'y kalagayan mo ngayon isang mangmang na naninindigan sa pagkabuhay na maguli. Naririnig nilintinig ng tagapagligtas sa pagiging tao ko, na katulad ng tao. Naririnig nilintinig niya, na pinapahayag ko yung kalooban niya. Amen po ba? Tao rin katulad niya yung nagahayag ng kalooban niya. Eh ngayon, kung hindi ako tinawag at sinubo ng Panginoon ang mga hukbo, maririnig niyo ito. Hello! Hindi madaling mag-claim na pagiging God's, hindi madaling mag-claim na pagiging God's watchman, servant. Hindi po madaling mag-claim na pagiging katiwala ng Panginoon Jesus Cristo. Hindi po. Dahil papasok tayo sa butas ng karayong sa mga pagsubok dito sa mundo, sa pamumuhay natin. Pero ito, ang inyong lingkod, dumadaan sa butas ng karayong. Kaya, not by my sight, not by my might, not by my strength, not by my power, because the power of the Holy Spirit, says the Lord, in the resurrection of our Lord Jesus Christ, in the second coming. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin, hindi sa pamamagitan ng lakas ko, hindi sa pamamagitan ng karunungan ko, hindi sa pamamagitan ng pag-iisip ko, kundi sa kalooban ng Panginoon Diyos, sa pangalan ng Yesus Kristo, na dinidiliver ko yung patotoo, na saksi ko at naninindigan sa pagkabuhay ng mangguli. Butis mo na ito. Amen po ba? Amen. Ang diwanag ng doctrines of baptism eh. Di po ba nakaral si Apostol Pedro na dinig na mga Hudyo yung patotoo? Libo sumampalataya. Si Apostol Pablo, ganun din. Ihiwalay ba tayo ron? E pag gumiwalay tayo ron, eh hindi natin makikita yung kaharian sa langit. Nagsasarili tayo ng daan. Nagbigay na nga ng daan eh, para ikabuhay natin eh. Para maging mababa tayo sa level ng pamumuhay natin, para maghanap sa atin yung sinasabi sa banal na kasulatan na sa mga magbababa, ipagkakaloob ko ang aming kaharian na nalulugod sa ating mabuti ang ating Ama sa langit. Amen po ba? Amen. Eh ngayon, nagagandahan yung mga kaharian. Ang mga reflection ng kaharian na yun, nagiging sa mga pandaraya, ano po? Yung mga bangangarang ngayon, sila pinupuri ang gaganda na sasakyan. Mataas pa level sa Panginoong Jesucristo ang position eh. Ang daming ma-open na pastor ngayon. Amen po ba? Amen. Ako'y nalulungkot eh, nabalitaan ako, nakalipas lang ngayon ako, galing sa gawain eh. Nalulungkot ako na sa mga nabibisima ng mga hidwang manggagawa pagka mga nananara, nabibigtay na yung mga puso ko ng malay. So, ginawa ng Panginoon Yesu Cristo na tumating na ang Espiritu ng pagkaunawa sa maraming may pandinig, ano po, upang makatangas na sa mga mandarayang na si Parito, mga kasuklam-suklam at mga sinungaling na mandaray, mga sinungaling na maangaral. Amen po ba? Amen. Alam niyo po ba kung bakit tinawag na sinungaling? Ipinakilala ng Panginoon Diyos sa 7 kontinente sa maraming mga bansa ang patotoo sa pangalan ng Yesu Cristo ng buhay maguli. Ngayon ito mga nangangaral, bakit hindi nahihiyan ipangaral? Tingnan niyo isang hamak na manggagawa, isang mababa, isang katawang-tawang mangangaral pagdating sa kompetisyon ng pakikibaka. Katawang-tawa lang eh, mahinang mangangaral, walang posisyon sa social media. At sumasampalataya ako, ang Panginoon Yesu Cristo magpaparating ng posisyon. Amen po ba? Amen. At yung posisyon darating ko sa isang katawang-tawang mangaral eh, hindi na malirip. Hindi na magtatawaran ang karanganan dahil sinabi,
kaharian ng kaharian natin lahat na sa nagsisisi, kalanganan magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Kaya kayo, nagpakalago na yung isang kasinungalingan at tandaraya, ano ang darating? Kaharian, kapintasan, hindi himalayan ang kapintasan. Eh, karaming marilihin ngayon, sikat eh, ano nangyayari? Magbumabagsak, ano kaharian eh? Kaharian, hindi nangyari sinabi sa mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. O kayo, sa mababang huwag yun ang sasyon, hindi tayo ng Panginoon. Ano siya ang magtayo sa paniniwala? Ano sina ano kahanini? Nararalan, magpakailan-kailan pa man eh. Kaya ngayon, pag nadinig natin ito, Hebrews chapter 11, verse 1, that is stand of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ito yung aking katayuan at dinabubuhay. May pinabahayan ko sa social media, ito yung tungkunin ko bilang tao. Na kung hindi siya humilang ng tao katulad nyo, hindi nyo matitinig ito. Amen po ba? Amen. Hindi tayo makakatanga sa mga sinuhaling na pangangaral ngayon. Nauna maampo ba natin? Kaya nagpapatotoo, nangyari yung patotong sinasaksihan ko eh. Hindi nasumpuan ang kasinungalingan yung patotong narinig ko sa rami ko eh. Amen po ba? Kasi amen. Maraming tatayo na pasisinungalingan itong pinakilala ng Panginoong Diyos sa buong mundo, sa pitong kontinente, sa maraming mga bansa. Kaya ang nalakasan ko eh, hindi sa aking sarili, kundi sa gumawa ng patotoo na ginabahayan ko sa social media. Isa na lang, pangalan nung meron akong pag-iisip na pinapahayag sa social media, Jesu Cristo. Amen po ba? Amen. Nasaksi ko sa pagkabuhay ng magbibig. Kaya natin din sa labi ko, hindi ko kinahiya na maging iglesia ako ng Panginoon Jesu Cristo. Ang tunay na iglesia ng Panginoon Jesu Cristo nagpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. Registrado sa langit. Enlisted sa langit. Tinanggap ko yung serial number na binigyan ng Panginoon Jesu Cristo sa akin. Amen po ba? Nakatala na sa langit, oh. Ano ba pangalan ng babalikan ng kaharian na minasaan ng tahanan, magpakailan-kailan pa man, eh hindi naman kongretong building yung minasaan ng tahanan. Yung puso nung nakakarinig, ang tatahanan ng tagapagligtas, mananahan sa atin yung katwiran at tanda ng patotoo. Amen. Yan yung sa'yo natin bawat isa, tayo naman ang katipan niya. Tayo naman ang biligan ng susi ng kaligtasan na wala na kapangyarihan ang hadis na impyerno ng pagdurusa sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya ang narinig nyo kanina, bagong buhay ako ngayon sa pagkabuhay ka maguli. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo, one week lang ang pagitan eh. October 13, inatake ko na stroke. Na-hospital ako, one week ako sa ospital. Ito ko, October 20, narinig nyo ngayon, naghahayag ng katotohanan na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Still alive in the seventh continent all over the nation. Ini-encourage sa maraming may pandinig upang magkaroon ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa bawat isa. Amen po ba? Amen. Live the live through social media. Iniimbitahan tayong lahat upang magkamit tayo ng pag-asa at katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya kayo, ang paniniwala ay kapanatagan ng mga bagay na hinihintay natin na darating sa atin bawat isa. Ang sumasampalataya sa Panginoon Diyos ay isang naniniwalang kay Diyos na paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Pinakilala nga ng Panginoon Diyos yung ating tagapagligtas upang makatiyak tayo eh. Eh sino kaaliwa ng Panginoon Jesu Kristo? Di ba yung laganap ng tanda ng patotoo? Binigyan tayo ng selyo na paniniwalaan upang maaliw tayong lahat. Upang magpuspos tayo ng pag-asa, magpuspos tayo ng pagkaunawa. Kapanatagan niya yung binigay sa atin eh, hindi pagkatapot, hindi kabiguan, hindi kahihiyan, karangalan, ngayon at magpakailan-dailan pa man. Unlimited! Yung serial number na binigay sa atin, go to heaven. Amen po ba? Amen. Isang din ko lang ang pagitan. Ito, na-stroke ako. Pero God grace, talagang ang kalooban ng Panginoon Jesu Kristo ang napapagitan sa ating lahat. Kasama ko yung mga kapatid sa iglesia na ang hindi
Ang magsasabi, hindi ko hinahiya na ako tunay na iglesia. Nagpapatotoo. Amen po ba? Amen. Yung mga peke, hindi mabanggit itong patotoo eh. Bakit po naging peke? Nangyari ito eh. Ba't tayo lumabas sa labi? Di peke. Yung genuine, hayag sa social media. Amen po ba? Amen. Yung nagpapatotoo, sa bahayan ng tagapagligtas, kaya sinasabi natin na hindi ko ikinihiya na iglesia ako ng Panginoong Jesucristo, nagpapatotoo ako sa pagkabuhay na maguli. Ang daming gumawa ng bundong masayon eh. Iyan lang ang nakatala sa langit. Ba't pati yung bundong masayon, kinakopyright? Ibig sabihin, yung kanina organization, itinayon na pinatalaan nila sa Security Commission, hindi ba lang nakatala sa langit? Eh, kan po ba? Ayun. Yeah. O, edi, dyan pa lang, nag-aalala na yung mga nagparehistro sa Security Commission, hindi ba lang nakatala sa langit dyan. Pag hindi nakatala sa langit, talikuran na natin yung mga nakangaral na yan. Eh, kan po ba? Amen. Ganong katotoo ang katotohanan na pinapangaral sa social media na walang dumis at kapintasan, walang dagdag o bawas man. Amen po ba? Bawal dagdagan, bawal bawasan. Lahat ng magbabawas nito, hindi na makakapasok sa puno ng buhay. Lahat naman ang magdadagdag nito, dalagdagan ang salat sa buhay. Amen po ba? Amen. Nangyayari, tingnan niya magaganda ang buhay ng pastor. Babalitaan natin ang sakitin nasa mga matitinde sakit. Ang hinahanap ng mga doktor, yung mga espesyalista. Yung iba naman, nag-iiba yung kanilang religion. Ayan o, dumadating na yung reality ha. Magmasin tayo sa buong mundo. Ang tunay na nagbabantay, nagmamasin sa pakikibaka. Nakikibaka, nagmamasin sa mga kalaban. At yung kalaban ng Panginoong Jesucristo, yung sumira ng kanyang tanda at kalooban, yung sumira ng mabuting kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Napapainom natin, napapakain pa natin ngayon yung sumira ng tipan ng Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Narinig niya ngayon yung sinira niya ngayon eh. Amen po ba? Amen. Unawain po natin mabuti. At Panginoon Diyos ang nagpakilala itong patotoo eh. Tapos eh, sinira ng mga nangangaral. Sa paano para ang sinira? Inilihim po. Mas mataas pa sa Panginoong Jesucristo ang posisyon para sila na nagpasa ng krus. May mahihipo nga yung krus na pinasan ng tagapagligtas, hindi ba nila nakikita? Amen po ba? Amen. Kaya maraming mga negosyanteng pastor ngayon, daranda ng kahihiyan. Dito pa lang, guilty na. Ano po? Bakit po? Pinakilala nga, itinalaga ng Panginoon Diyos ito. Pinakilala nga ng Panginoon Diyos sa buong mundo eh. Tapos naparito naman yung mga nangangaral. Ginawang komersyo. Inilihim sa mga may pandinig. Ikinaila sa mga may pandinig. O hindi, hindi ito itong mga likod ng Panginoon Jesucristo, itong mga nagdihim ng katotohanan. Hindi ka nasupuhan ng kasinungalingan eh. Sabi nga ng Panginoon, Father God, it is finished. Tinapos niya. Ngayon, ang daming nangaral, itinihim naman yung tinapos ng Panginoon ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. O sino mananagot? Yung naglihim na nangaral, pinagpalit sa pila. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng mga banal na apostol, saksi kaming lahat sa pagkabuhay ng maguli in Book of Acts chapter 2, verse 32. Yan, application ng mga banal na apostol yan eh. Aklat ng gawa. Amen po ba? Amen. Kaya nga ang aklat ng gawa, application ng mga banal na apostol yan. Sila halikin ang iglesia ng bundok na sayon sa kalangitan. May hula ng mga banal na propeta na nangyari sa bundok na sayon at may halikin ang patotoo ng mga banal na apostol ng kumbero ang paniniwala ng bundok na sayon na bukas at pagkapanganay na nakatalaga sa langit ang pagpupulong natin. Inaalala po natin yung kamatayan hanggang sa huli niyang pagparito. Ano ba pabalikan na kaharian sa pagparito ng tagapagligtas? Eh, isa lang ang may hula. Isa lang ang paralan ng may hula na babalikan. Saan ipapahayag ang kaligtasan na paniniwala natin sa mundong nasayon na kay ganda ng dala ng paanong magandit ng mabuting balita?
kaligtasan natin bawat isa. Nako ang tagapagligtas ay paparito mo sa bundok ng sayo na nakikita natin ang mukhaan. Amen po ba? Amen. O isa lang ang babalik ang kaharian na katala sa langit. Recorded na sa langit ang pagpupulong ng bunga sa pagkapangaray. Hindi na tayo maniligaw. Eh, isa lang ang pangalay na nilalang na pinatunayan sa maraming may pandinig. Ang Panginoon Jesus Cristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. O hindi nakilala natin na larawan ng Panginoon Jesus buhat sa pasimula ng Espiritu, kaya tayo ng papatotoo. Amen po ba? Amen. Huwag niya tayo ng tulog-tulugan. Amen po ba? Amen. Hindi naman ang pagpupulong natin eh. Hindi naman tayo inilagay sa pagandahan ng suot. Tapos yawa ng balat. Wala tayong mababasang ganun eh. Yung pagdating talaga, yung puso eh, yung malubi, yung malinis na puti eh, nilagay talaga sa pagpapasakot, sa pag-iisip ng tagapagligtas natin eh. Suriin natin yung walang pag-iisip ng tagapagligtas natin, pilit-pilit ilihin yung patotoo. Daming maangaral ngayon eh. Gusto nila sila, gusto hangarap ng mga nakakarinig. Diyan pa lang, mapakadakila ng daya eh. Amen po ba? Amen. Eh si Satanas, buhat yung pasimula, magaling man daya eh. Magaling mandaya si Satan. Lahat ng mga bagay na nakikita natin eh, ginagamit ni Satan na kumpihan niya para dayain na yung mga may paningin. Ano po? Amen po ba? Amen. Tapos yung mga nakakamalo ngayon, ginawa din niya ang kandungan niya para dayain yung mga puso malang-malang, yung mga may paningin, para akayin niya sa pagdurusa. Yung lahat na matuwid na mabubuhay kung magkita ni Jesus Cristo na magpapatotoo, wala na kapangyarihan yan, yung habis ng impyerno ng pagdurusa. Amen po ba? Amen. Binigyan na tayo ng pagiging awardi sa langit. Ano intend the kingdom tayo? What is the name of kingdom of God in the heaven? Registrado mo sa langit. Isa lang yung pagpupulong na kaharian ng Panginoong Jesus Cristo na itinayo sa paniniwala. Banal ng bundok na sayo na pinaganda ng tahanan sa langit, bunga sa pagkapanganan ng papatotoo sa pagkabuhay ng mag-uwi. Amen po ba? Amen. Di ba ang Panginoon Jesus Cristo ay the Son of God? Siya gumawa ng halimbawa ng testimony na makikita sa atin ang bagay ng sarabi natin, na nalilin tayo, na transform tayo, na convert tayo. Amen po ba? Amen. Wala namang ibang pangalan tayo, pwedeng paniwalaan pa. Kung hindi dito man, eh hindi, galing sa Panginoon Jesus Cristo yung nangangaral na yan. Kung hindi pinaparalan yung ginawa motivasyon ng Panginoon Jesus Cristo, tatipunan na natin yan. Amen po ba? Amen. Kaligtasan ng hain ng Panginoon Jesus Cristo sa atin, hindi kapaimbabawan, ano po? Hindi pagbabalat kayo. Kaya itong matayo lang po bilang mahina at mangmang nakatiwala. Magmang na nagbabantay sa mundo, nagmamasin. Sinasabi ko yung nangyari sa akin noong nakalipas na linggo, Easter Sunday din po. Hanapin niyo yung data ng Iglesia ng Bundok na Sayon, hanapin niyo October 13. Diyan gawa ng distraction si Satanas. Gusto niya akong biktimahin. Pero hindi pinahintulad ng Panginoon sa Kristo. Tapos sa programa, o ngayon, October 20, ito, nakita nyo, alive na alive sa social media. One week lang yung between eh. Kaya maunawaan natin yung pag-deliver po ng katotohanan ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. In-injury ni Saida no October 13, pero pagdating no October 20, ito, alive na alive ito. Bagong buhay na sa pagbabagong buhay. May tanda ng patotoo pag nangangaral. Amen po ba? Amen. May tanda ng patotoo ang tinapangaral ko eh. That is the prophecy of our prophet eh. The prophecy of our holy prophet, yung ating mga ninuno. Jesus Christ is the last prophet sa salita at sa isip at paniniwala. Amen po ba? Amen. Maghiwalay tayo sa last sa huling propeta, eh, nakakalungkot. Nakakalungkot po. Hindi natin ma-receive yung pag-asa na binigay sa atin. Kung paano tayo mababago sa isang isang mata.
Mababago pa tayo sa isang mata, mapupuspos pa tayo ng kalangan at lahat. Amen po ba? Amen. O kayo, yung hindi banday sa hula ng mga banal ng propeta, ano mangyayari? Magsasampulat sa kahihirap. Amen po ba? Ito, evaluation na itinitinitan ko sa inyo eh. Alam nyo, ako'y nalulungkot doon sa mga nagsusumikap sa mundo, nabuhay, nakalipas, nakakaraos, ano po. Pero nasan yung para bigyan ng kapurihan ng Panginoon sa Kristo. Nasaan yung konsensya para pagbigyan ng Panginoon sa Kristo, bigyan ng karangalan ng Panginoon sa pangalan ng Yesu Kristo. Amen po ba? Amen. Ang gusto lang, puro panginaba ka na po. Where is your living by faith? Para bigyan natin ang karangalan ng Panginoon sa pangalan ng Yesu Kristo. E ngayon, hindi natin paniniwala ng Panginoon sa Kristo, hindi natin siya natuluwa natin. Eh gusto pa lang natin, puro tayo maluwalhati sa mundo. Eh nasa yung part ng pagiging God-servant natin, pagkayon lang ang naisipan natin. Nataya tayo ni Satan, pagkaganon lang ang laging mentality natin. Amen po ba? Amen. Hindi tayo nakatakas niyo sa mga ginawa ni Satan na pasinungalingan sa mundo. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Yung Hebrews chapter 11 verse 1. Ito, nadidilibad ko sa inyo na maliwanag sa sikat ng araw na may pag-asa tayong lahat eh. Mahirap yung magkakahaka po tayo na nag-iintay tayo, wala tayo doon sa katwiran ng tagapagligtas natin eh. Hindi tayo naniligan doon sa katwiran ng tagapagligtas natin. Puro maganda yung mentality natin. Puro haka-haka. Amen po ba? Ang dami ma-religion ngayon. Sikat na yung pagiging religion. Ay ko na. Ano dumating? Biglang nalantano po. Kung ilang taong sinikap para pagandahin, biglang sa isang patay, biglang nalanta. Nasaan yung kasikatan? Nawawala na. Ano kahalilig? Kalungkutan. Amen po ba? Mas mapalag tayong hinahamak at nilalait sa ating kalagayan eh, na naghihintay naman na walang hanggang karangalan, kahalilig ng kalungkutan at kapigatian natin eh. Walang hanggang karangalan. Sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta yan. Kaya lahat ng naglilihim ng katotohanan, eto, dumarating na tayo ngayon sa katarungan. Nasa harapan ako ng social media sa pitong kontinente na walang nararamdaman alindangan sa tagahayag at pagtatanyag ng nakalulugod na paghahain ng karangalan sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na saksing tapat ako sa pagkabuhay ng mangkulit. Amen po ba? Amen. Ito ang kalagayan ko. Alam ko na kapapalagyan yung nangyari sa akin. Yung restored ako ng Panginoon Yesu Kristo eh. Naramdaman ko, hindi na kaya yung physical na pagkatao ko yung katawang lupa ko eh. Babagsak na ako sa lupa. Pero God grace! Jesus Christ is my tower of faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Alive! Through social media in the seventh continent. Ito ako ngayon sa harap nyo. Isang hamak at mangmang na manggagawa. Tinagmamapuri ko, tinagmamalaki ko ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesu Kristo na saksi ko sa pagkabuhay ng mamuli. Tinagmamalaki ko ang Ebanghelyo na siyang pananampalataya ko, tiniisip ko, siyang halasan ko, siyang baluti ko. God is my tower, hindi ko pa ang Lord Jesus Christ in the resurrection. Pagiging katiwala ko ay sa pagiging chosen of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Mababasa niyo yan, nakalagay sa banner ng dinding ko yung Malakay chapter 2 verse 5 and 6 and 7. Amen po ba? Amen. Bulay-bulay natin yan. Kung gusto niyo matiyak, paano ako isinugo, amen po ba? Batayan natin yung hula ng mga banal na propeta. At kung paano isinugo si Haring David sa Israel, merong ano hindi nang nagula ng mga banal na propeta na si Prophet Samuel na pinapunta kay King David para siya ihalal na maging King of Israel. Yung pagiging watchman ko, eto, nagula ng mga banal na propeta, nagula ni Propeta Isaias. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda, isang babae magsisilang ng isang batang lalaki na tatawagin Emmanuel. Jesus Christ is the
the cornerstone of our faith. Amen po ba? Jesus Amen. Christ is the Emmanuel of our faith in the resurrection. Suma sa atin ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya nagagalak ako eh. Di-restore ng Panginoon yung buhay ko, yung lakas ko. Kaya sabi ko kanina eh, not by my sight, not by my, not by my mind, not by my strength, because the power of the Holy Spirit, says the Lord. Ito yung stand ko. Ito yung pagdi-deliver ko na narinig nyo ngayon. Amen po ba? Amen. Na pagbabaligo ng nakalulugod na pagtatanyag na karangalan sa Panginoon Diyos eh, Watchman Sermon tamo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Nagagalak akong sinanay ko sa digmaan ng Panginoon sa mga higating religion na yun. Eh, sino ba ang magpapabagsak sa mga estabilisadong organisado ngayon na mga icon na religion? Eh, ang Panginoon Jesucristo ang hari ng mga hari. Eh, siya lang ang nagtayo ng kaharian, sariling kanya at pag-aari. In 1 Peter chapter 2, verse 6 and 9. Amen po ba? Amen. Tinatanig natin yung karangalan nung tumabag sa atin bawat isa. Tinatanyag natin yung karangalan ng mahabag sa atin bawat isa. Itinatanyag natin yung kabutihan at kagandahan loob ng pumili sa atin bawat isa. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Amen. Nakakundero, nakatayo na sa banal ng bundok na sayon. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga tupe, iniimbitahan na, yung mga iglesia, iniimbitahan na sa social media, yung mga may pandinig eh, magbulay-bulay na ngayon eh. Amen po ba? Ang pangaling ba ang panahon ng pagparito ng tagapagligtas eh? Kaya huwag po, kailan huli na ang lahat, tsaka pa tayo magpapakita ng pagiging inspirado. Ano po? Huwag tayong patay-patay ngayon. Maging alive na tayo ngayon. Kaya ako yung nagaganda ka nun po. Dahil sa isang kalagayan ko, galing ako sa pakitiba ka lang. Sakit at karamdaman eh. Nung bigyan ako ng kalakasan eh. Eh, di kalakasan ko, nalininig ko sa social media, pinabahayan ko na walang takot. Walang pakamba. Puspos na ang pag-asa. Buhay na buhay ang pagtayo ko sa harapan nyo. Amen po ba? Amen. Nakatid-hatid ng nabibinig ni kaligtasan ng pag-asa natin lahat. Eh. Jesus Christ is the Spirit of Comforter. Siya ang mga aliw na umaaliw at nagpapalit ang lahat ng kabalisahan natin. Amen po na? Amen po ba? Amen. Siya nag-aalis ng lahat ng kalituhan at kabalisahan natin eh. Kaya sila na nagbibigay sa atin lahat ng tagumpay sa pamumuhay natin. Siya nagbibigay sa atin ang mabuting kawakasan natin sa mundo ito. Amen po ba? Huwag tayong mahihiwalay sa patotoo, mga kapatid at kaibigan. Ano po? Napaka-aware ngayon. Maging smart tayo ngayon. Ano po? At hinihiling ko naman sa mga may pandinig, kung tayo ay mga kaunawa na pagkakaroon ng relasyon bawat isa, isama niyo ako sa panalangin natin lahat, bawat isa, na maging magtibayo ko, patatag at matapang ako sa paghahayag ko ng katotohanan sa social media sa pitong kontinente. Amen po ba? Amen. Binabatin ako ni Satanas eh. Nilalagyan ako ni Satanas ng tinig eh, hindi pumayag ang Panginoon Jesucristo. Muli ako itinitig sa pagkakanda pa ako eh. Ang paniniwala ko, hindi papayag ang Panginoon Jesucristo na enjoyin ako ni Satan eh. Dahil si Satan, tigoldo ka na. Ito na yung katanungan, binababa ka sa iglesia ng mundok ng sayon. Ang mundok po ng sayon, ang pagkakakilala ng paniniwala, kaya tayo nagpapatotoo, mga nilalang tayo ayon sa larawan ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay na magbuli ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya sinabi hindi tayo tagamundo, tagalangit tayong lahat. Siya nag-aahari ang kundero sa mga karubin. Huwag niyo sabihin ba, nasa isang-isang pata, pagbalita ng Panginoon sa Kristo, hindi tayo magiging karubin, hindi tayo magiging angel. Nating impossible with God. Walang imposible sa salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesus Kristo. Ayun nga po ba? Amen. Ilikhain niya tayo sa kalalaman ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng paniniwala eh. Dito lang naman dinidinig sa manong ng butok na sayo na kahayagan ng istant na paniniwala namin na recorded na sa langit eh. Aling kaharian at religion ngayon na nagkukontes ng ganito kalinaw na kahit nasikat ng araw na may pag-asa yung nakakarinig. Eh napakaraming lumigaw naman taray at taksig naman gagawa ngayon.
Kaya po, ganito katuwid ang paghahayag. Matagal nila pinanginig po ang Panginoon niyo sa pangalan ni Jesus Cristo. Kaya panahon na ang pagsumbat ng Panginoon Jesus Cristo ngayon. Amen po ba? Sinusumbatan ng mga sinungaling ngayon. Nakita niyo may mga sinungaling. Hindi na makatayo ngayon eh. Ginamit ang pangalan ng Panginoon Diyos sa mga walang kaburuan, mga self-interest. Ano po? Amen. Pinagpalit sa pila ka, katotohanan, ang kabanalan ng Panginoon Diyos. Pinagpalit sa pila ka, sa pakinabam. Ang daming lumitaw na Judas. Ako'y nagagalak dahil sa Jesus Christ is the greatest motivator of our faith. Jesus Christ is the greatest model of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the greatest organizer of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith in the resurrection. Kaya ito po ako, nangaharap ako sa pitong kontinente sa buong mundo. Nangaral na walang bayad, ano po? Kaya hindi nyo kami mai-issuehan dito na pera-pera na naman eh. Ano sabihin ng iba, bago lang itong reunion ito. Hindi pa tayo sinisilang sa mundo ng mga magulang natin pagdating sa physical na kalagayan eh. Hula na ng mga banal na propeta ito. Amen po ba? Amen. Mag-research tayo, ano po? Nagagalak na ako sa Panginoon Jesucristo sa isang hamak namin kalagayan na nakikibaka sa maraming magagandang reliyon ngayon eh. Hindi naman yung magayang paglilingkod sa pagandahan ng pagsasalita, pagandahan ng mga sisilungan natin. Hindi naman alam mo tayo mababasa pagandahan ng nasisilungan natin para magdamos tayo. May mababasa tayo. Isa o dalawa tanong nagtitipon eh. Aalalahanin natin yung tanda ng hula ng mga banal na propeta. Dinasaan yung tahanan tayo. Ginawa niya tayong torda. Pinagaling na yung mga pilay ng ating mga paniniwala. Amen po ba? Siya tumubos natin sa gitna ng maraming mga sinungaling na bakor. Andiyan tayo tinubos para makalaya tayo. Amen po ba? Amen. Kung hindi siya tumubos natin sa ilalim ng mga sinuaring na mga karal, matatakasan ba natin yung mga galit na loob yung mga karal? Amen po ba? Amen. Hallelujah, purihin ang isang Diyos na tulay ng iglesia ng bundok ng Sayon. Yung nasa na Panginoon Jesus Cristo ang bundok ng Sayon at napupahingahan niya ngayon at magpakailang kailan pa man. Kaya ang pananampalataya, kung marinig natin ngayon ito, sampalataya na lang din ang buong tapang, ano po? At maghintay na tayo ng mga bagay na darating at hinihintay natin, hindi natin nakikita dahil hindi nakikita, naniniwala tayo mga gaganap sa ating tumawag isa. Amen po ba? Amen. Kakahalilin si karangalan ngayon at magpakinang-kailan pa man. Existence itong patotoo sa pusing isip natin eh. Ito yung senyo ng paniniwala natin eh. Amen po ba? Amen. Kaya nga buwan tayo sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas eh. Siyado lang tayo sa langit eh. Nakagagalak pong magdiwang ng araw ng Sabata, ipinaghain tayo ng natatanging panahon, natatanging araw at pagdiriwang, ano? Sino nag-create ng pagdiriwang natin? Sino nag-assembly ng pagdiriwang natin? Sino ang King of Kings ng celebration natin? Messiah is the King of Kings of our faith in the resurrection. Who is the justice of our faith in the resurrection? Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Siya yung inihintay natin sa muli niyang pagparito. Alive na alive tayo sa social media. Makagaganap po. Binigyan tayo ng social media ng ratings na Excellency Channel. Amen po ba? Amen. Kaya kinakapi na yung bundok ng Zion eh. Sa kanilang pamangyari ito, lalong papagampangan, lalong mag-iwawagayway nila kasi numalingan nila. Amen po ba? Amen. Kung si Parito kayo sa amin, dito lang may katiyakan ng kaligtasan. Ang tunay na Iglesia ni Cristo, hindi kinahiya ang patutok sa social media. Amen po ba? Amen. Sinabi ko na yung halimbawa sa inyo, si Apostol Pedro, hanggang kamatayan, naging matibay at natatag si Apostol Pedro, si Apostol Pablo, ang daming sinoong mapagsubok sa buhay. Kamatayan ang nakapaloom sa paglalakbay ni Apostol Pablo. Ang inyo ang paglingkod. Si Apostol Pablo, tinuklaw na alupong na nakamamatay. Ang inyo yung lingkod, tinuklaw din ang alupong na nakamamatay. At ngayon eh, istro pa dumating sa akin na
para pahintuin siguro ko, para hindi mahayag yung watawat ng tagapagligtas. Alam niyo po yung watawat ng bundok masawin, yung katuliran ng tagapagligtas natin eh. Balikin niyo ako anong binigihiyo na maganda rin yung saan merong katuliran ng Panginoon Diyos. Isila ang pangalan na merong pinaganda ng tahanan sa langit. Yan ang serial number ng mga iglesia. Yung katwiran ng tagapagligtas, hindi ko itinahiya na tunay ako ng Iglesia ng Panginoon Jesucristo na saksi mo sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Dahil siya lang ang bumuhay ng unawa ko. Matagal na ako walang unawa sa mundo. Pero nung gisingin yung unawa ko, eto ako sa social media ngayon. Buong tapat kong ipinaghihiya ko ng harangalan at kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa lahat ng mananalig at sasaksi sa pagkabuhay ng magmuli. Amen po ba? I am a new creature. Ang kalat-lahi ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi sa panahon ng kawakasan na nag-iintay at nagbabantay sa muli ng pagparito. Alive na alive sa social media ang paniniwala mo at naninindigan ako at sumasampalataya ako. Sabi ng Panginoon Diyos, kahalili na kahihiyan ng aking banal na bayan para malang walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya ito ako sa harapan nyo ngayon. Nagagala ka mo. Bakit po? Ito'y katiyakan ng kaligtasan na binigay sa atin at ginawa mo. Sali yan ang paniniwala natin bawat isa. Kaya yung ibang tatamlay-tamlay at ayaw tumalima, pag may dumating na pagsubo, kapit na ba pag may pagsubo? Mayaman at mahirap, marunong at mangmang, hindi tayo exempted sa mga trial na darating. Amen po ba? Amen. Sipin natin, lahat ng bagay nila lang niya kompleto. Para kung pangangailangan at sinanam natin, tinatanggap natin yung pangangailangan natin bilang tao. Pagdating sa paglilingkod, ayaw natin siyang parangalan. Sipin natin. Hindi napakalaki ng pagkukulang pala natin. Kaya ang kaligtasan na sinigap ng Panginoon Jesucristo at umi tayo para igat-ganapin natin. Amen po ba? Amen. Kaya nalulungkot ako dito sa nakikita ko mga tao na tumbad ko sa mundo eh. Pagdating sa pakinabang, tuwa-tuwa eh. Pagdating sa pagsisikap sa kaligtasan, pagdating sa paniniwala, hindi ko makikita yung pagiging inspirado. Ang nakikita ko, hibang sa mga bagay na nakikita. Amen po ba? Nakalulungkot. Pero nagagalak ako ngayon, mag-restore ako ng Panginoon natin, ay isa lang. Kaya sa lahat ng nakakarinig at bumuksan sa Espiritu at katotohanan, sa paniniwala, inihingi ko sa inyo, bagamat hindi tayo nagkakaharap ng mukha through social media, sama niyo naman ako sa panalangin mo, araw at gabi. Amen. Na patuloy ng patibay ng patatangin ako at panakasin ng Panginoon Jesucristo sa pagtayo ko at paghahayag ko at pagkatanyag ko na kanyang katwiran, na kanyang nakalulugod ng paghahain, na kanyang karangalan, walang hanggan. Please, to all sisters and brothers in Christ, isama niyo ako sa daing at panalangin ng pagsangguni araw at gabi. At bahagi kayo ng lahat ng paghibig at pagdaig ko araw at gabi. Dumadaig po ako araw at gabi. Kaya bilang inyong likod ng isang mamang at mahina, nagagalak ako dahil ito yung panahon ikinari. Nandinig niyo sa natin ko yung paghahayag ko at pagtatanyag ko na kabutihan mo lang hanggang hinihain sa atin bawat isa. Para marinig natin ito, kailangan mo ihayag ito. Amen po. Amen po ba? Ito yung bunga tungkulan natin bilang mga iglesia. Dito tayo binibigyan ng pagiging inspirado tayo bawat isa. At binibigyan ang katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. At sinesentuhan na yung puso't isip natin dahil narating ng panganib sa mundo sa pagparito. Naway, hindi tayo din sa panganib, kundi tayo ay binibigyan ng katiyakan, pag-asa at kagalakan sa kaligtasan natin bawat isa. Naway, huwag tayo lumapunta sa panganib, kundi mapunta tayo sa pag-asa at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Muli, binabati ko kayo ng kapayapaan na sumaating lahat bilang saksin tapat sa pagbabuhay ng mabuhay. God bless people of God sa lahat ng magiging participants ng Panginoon Jesucristo. Sa lahat magiging followers ng Panginoon Jesucristo, sa lahat ng listeners ng Panginoon Jesucristo, listen carefully in the name of our Lord Jesus Christ and the resurrection. Ang kaligtasan ay sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon Jesucristo. Ikabuhay po natin ito. God bless people of God in the name of our Lord Jesus Christ and the resurrection.
To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ and the resurrection. Maraming maraming kong salamat, aming Ama, sa dami nito. Paano mo mo i-restore mo? Binigyan ang kalakasan upang patuloy mo magkampanan at itayo ang kalooban mo na paghiyawa mo sa pitong kontinente sa maraming mga bansa sa buong mundo na sumasampalataya ako na ang kalooban mo mangyayari sa lahat ng pinahayag ko na ginamit ko ng labi ko na ibinunga upang marinig ang kabutihan walang hanggan na naghahatid na kaligtasan sa maraming ng ito. God bless people of God. We thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Muli, papasok tayo sa vision. Tami tayong naganap at magaganap na lagi na lang yung gusto naman ang mangyayari. Nasali sa ating lahat. Pinag-iingat tayong lahat sa mga bula at mga marang. Mapalad ang sino man nakarinig na aklat ng hula na ito na sasampalatayanan at gaganapin natin mga kapatid at kaibigan sa pananampalataya na binigyan tayo ng iisang espiritu na magkaroon tayo ng pagkakaisang lahat. Na-unite tayong lahat. Naging one body tayong lahat. One doctrines, one baptism. Iisa ang nagkaloob. Ang pangalan walang hanggan, Jesus Cristo, na suma sa ating puso isipan tao. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Sabi niya, sa lahat ng makarinig at mabubuhay na may pananalig, kasaksi sa pagkabuhay ng mga buhay, ako'y madaling paparito. Amen po ba? Amen. God bless people of God. Maghintay tayo, maging mabuting watchman tayo, maging mabuting katiwala tayo, na pinagkatiwalaan tayo ng talento, ng tanda, ng patotoo, na maging saksi tayo, maging tapat tayo bawat isa. At may pag-asa tayo sa pag-iintay, na sa pagparito'y kahalili na lahat na kahiyan natin, walang hanggang marama lang. Na siya ang humirespeto sa iyo at sa amin. God bless people of God. Amen and amen. We thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Maraming maraming kong salamat, aming Ama, sa pangalan ng Yesu Cristo lamang kayo pagligtas. Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, buong kagalakan tayong naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At ang kagalakan din ito ang patuloy na nagbibigay sa atin ng katibayan na gawin natin ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay, hindi lamang ng ating sarili, kundi ng buong bayan sapagkat siyang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga salamat sa Panginoon sapagkat nalalaman din niya na may mga ilan sa atin na tunay na kung hindi makakakita ng mga hayag na pagpapatunay, hindi magsisisampalataya. Kaya naman ang Panginoon, sa anumang kaparaanan, nahayag sa atin kung paano ang kanyang mga likod sa kabila ng lahat ng mga uri ng pagsubok at kahinaan, matibay na kumabangon upang ang mabuting balita ay ipahayag sa buong sanlibutan. Kagilagilalas sa paningin ng lahat ng mga mananampalataya sapagkat kagilagilalas ang gawa ng Panginoon sa bawat isa na tumutupad ng kanyang katwiran. Isang bagay na dakila at dapat natin ipagpasalamat. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Magsiawit tayo ng buong kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Will I
sa ating Panginoon. Dakilang Diyos naman na lumalam ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay na sa pamamagitan ng iyong salita, narito ang bawat sa amin na patuloy at patapangan at katibayan na nilimitigan sa iyong patuloy. Nagkagalak ng Panginoon sa Propet sa pagtupad namin sa iyong kalooban, tunay na nadadama namin sa aming mga buhay kung paano sinasamaan mo kami sa bawat larangan, sa bawat aspeto, sa lahat ng panahon at pagkakataon upang patuloy nga namin, Panginoon, na maisakupalan ang mga bagay na sinalita mo sa pamamagitan ng mga panahon ng buhay. Nagagalak ang patuloy, Panginoon, na itaas sa iyo ang lahat ng kalwalhatian at katuluyan. Sapagkat tunay nga ikaw ang kumikilos sa bawat isa namin sa lahat ng panahon, sa anumang paraan at pagkakataon, ang mabubuting balita ay patuloy na nahayag sa pamamagitan ng iyong matatagong lingkod na itinayo upang ang iyong pagwiran ay patuloy na maisip sa lahat ng mga puso at pag-iisip ng mga taong nangangailangan ng iyong katapangan. Amen. Purihin ka, Panginoon, kung anumang kapangyarihan, kung anumang katabangan, kung anumang katibayan, kung anumang prinsipyo tumataan sa amin, ito'y walang iba, kundi ang kagandahang loob ng iyong kalooban na patuloy na sumasa sa amin. Purihin ka, Panginoon, nagagalak kami na ang lahat ng mga bagay ay itaas niyo ang mga pagpapasalamat at aming mga tatinang pagpupuri at pagliwasahin sa pamamagitan ng Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at aming manlubos sa lahat ng mga kapatid. Mga galak tayo kung magsipagsabi ng Amen. 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 Amen.